Hello Cancer, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. It's truly appreciated. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today, Cancer. We have Unicorn. And we have number 33. Number 33 is a master number po. So, that is a powerful number. So, I suggest, please look up for the meaning of master number 33 po for more guidance, okay? So, sinasabi ng card na to, no? Na there is success, there is hope, there is freedom, there is healing, and magical moments. Magical na mga ganap sa buhay ninyo dito ang maaring dumating sa buhay ninyo. Kung naniniwala kayo na entitled kayo para dyan, kung naniniwala kayo na talagang yun ang mangyayari sa buhay ninyo, that is what is going to manifest talaga sa buhay ninyo, Cancer. So, what else? We have Lion. Ayan, take charge. Cancer, take charge. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag kayong umasa sa sasabihin ng iba, sa initiative ng iba, no? Take charge. Kayo na yung ngayon yung magano, kayo na yung magsimula, kayo na yung mag-initiate, kayo na yung akuin niyo na, no? Ang bagay na yan, kumbaga na kung ano man ang idea ninyo, ano man ang gagawin ninyo, ano man gusto ninyong gawan dito, no? Do it, no? Do it. Simulan nyo na agad-agad, yung parang ganon. So, tingnan natin kung ano ba ang ganap dito. We have Cracker, yan. There is excitement, no? Dito na maaring maganap, exciting event dito na mangyayari sa buhay ninyo. There is full of positivity dito ang ano ninyo, ang energy field ninyo, no? It's going to be surrounded with positive energy. Magkakaroon kayo ng love, ng joy, and good fortune dito. Kaya, napakaganda lang, no? Parang high vibe kayo ngayon. Your vibration is high. Sa ngayon, Cancer, you're full of positivity. You are full of joy, full of love. Yung ganon. At ang swerte, no? Ang swerte-swerte din ninyo sa ngayon. So, what else? We have plane. Magta-travel si Cancer, no? May ano kayo dito. This could be an international travel. Maari din naman na domestic din travel ito, pero you are traveling by air, no? Maaring ganon. So, maaring may kalayuan talaga ang babiyahiin ng iba sa inyo dito, Cancer, no? There is also maybe mental travel. Maaring mental travel din ito. Marami siguro kayong pinag-iisipan. Marami sigurong laman ang isip ninyo ngayon. Nagdi-discarte kayo. Maybe you have too much on your plate dito, kaya malayo ang nilalakbay ng isip ninyo, no, Cancer? So, what else? We have proposal. Holy moly! Maaring itong pinag-iisipan ninyo kung tatanggapin ninyo ang marriage proposal na ito or hindi, no? Maaari din naman na hindi marriage proposal ito. For others of you, this could be marriage, a business proposal din. Ang meron kayo dito matatanggap, Cancer. So, that is also possible, no? It is also possible dito na meron ditong bagong relationship na magsisimula pa lang. Maaring ganun din ang ganap. Maaring meron ditong nagliligawan pa lang. Maaring you are, alam mo yun, yung pinag-iisipan ninyo ngayon, if you are going to enter into that new romantic and love relationship sa ngayon, no? Kasi someone is offering you love. Someone is offering you a love relationship dito, no? So, maaring ganon ang ganap dito. Kaya, full of excitement talaga ang period na ito for you, Cancer. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin kung ano mga mensahe ninyo for today. Scorpio, we have Chariot energy. Ayan. So, this is you moving on. This is you moving forward sa buhay ninyo. At saka, ano na to, nanggagaling kayo dito sa isang tagumpay. Meron kayong pinanggagalingan ditong
challenge sa buhay na napagtagumpayan na ninyo. Kaya ngayon, parang yung success na yon nagbubukas ng bagong path para sa inyo ngayon. At nakikita nyo where you are heading. You know ngayon where you are heading. You're determined. You're focused, no, sa next target ninyo dito. Sa next goal ninyo, kumbaga, no? So, you are, ano na ngayon, very confident. No? Very confident about yourself sa kung ano ang gagawin ninyo, ano ang pupuntahan ninyo dito. You know, dahil parang iniilawan na yan. Yung path na yan ay iniilawan ng Divine Universe para sa inyo. No? So, what else? We have Cracker. Napakaganda. You are really moving towards a beautiful path dito. Talagang ano kayo, malinaw na malinaw ang direction na tinatahak ninyo dito. You are excited, no? There are exciting events dito na mangyayari sa inyo. You are full of happiness and joy and positivity sa ngayon. Talagang ano kayo, decisive kayo din sa mga susunod ninyong gagawin dito. At siswertehin kayo dyan, no? May swerteng naghihintay sa inyo dito because of your disposition ngayon sa buhay, na you are very determined, you are very driven, decision kayo na kung ano ang target ninyo, ay gusto ninyong ma-hit yan at a certain time. Yung ganun ba? Decision kayo dito na pagtagumpayan ng kung ano man ang mga bagay na ito. No? So, that is really awesome. We have thorns. Ayan. So, along the way, you know, maaaring ang iba sa inyo dito mapagod. No? Pero, ang reminder sa inyo dito, even though mapagod kayo sa journey na yan, huwag kayong mag-alala. No? Dahil, ipagpahinga nyo lang yan, makakapag, ano na kayo, rejuvenate, makakapag-recharge na kayo. And you can get back to it pa naman. No? So, ano lang yan, parte lang yan ng buhay. Parte lang yan ng life's journey natin, yung mga life's challenges na yan. But, maaari din naman ang iba sa inyo dito, Scorpio, na yung mga challenges na to is maybe ito yung mga napagtagumpayan ninyo kaya naka-moving forward na kayo. Maaaring napagtagumpayan nyo na to, no? Ng mga thorns na yan. Kumbaga, yung mga challenges na yan. So, maaaring ito ang pinanggagalingan ninyo ng dito sa Chariot energy. Tapos na to for some of you. But for others of you na maranasan ninyo ang ganito, ang mga challenges sa buhay, or may pinagdadaanan kayong challenges sa buhay sa ngayon, huwag kayong mag-alala, kayang-kaya nyo yan. Alalahanin ninyo na walang challenges na binibigay sa atin ng Divine Universe na hindi natin kayang lusutan, hindi natin kayang lampasan, hindi natin kayang solusyonan. Diba? It's there sa buhay natin for a purpose. But makakaalis at makakaalis ka din dyan at some point. Okay? So, what else? We have celebration. Ayan. So, maaring talagang pagtatagumpayan ninyo to, kaya na talaga kayo nakapag-move forward na at isa-celebrate nyo na yan. No? Whatever success that is, ay isa-celebrate ninyo yan. No? So, you are heading towards something new. No? You're embarking on a new beginning. Kaya siguro talaga there is this, that is a reason for you to celebrate as well, no? So maraming celebration dito, panahon na din ngayon ng mga pagse-celebrate, panahon na rin ngayon ng pagtitipon ng mga pamilya at mga magkakaibigan because it's Christmas season. So maaari talaga maraming pagtitipon dito ang pupuntahan ninyo, social gatherings ang maaring pupuntahan ninyo dito, no? So what else? We have unicorn. Ayan. So, there is success talaga, no? There is success, there is hope, there is freedom, healing, and magic that are available to you, no? If you just believe. And I feel like, naniniwala kayo na kung ano yung mga pinagsisikapan ninyo ay makukuha ninyo ang tagumpay, makukuha ninyo yung freedom ninyo, makukuha ninyo yung healing. There are going to be magical events na mangyayari sa buhay ninyo. It feels like, you know, ang iba sa inyo naniniwala na you are entitled for those things. Kaya, pag naniniwala kayo,
I expect nyo na talagang mangyayari yan sa buhay ninyo. Because, di ba, kung anong iniisip natin, anong nasa puso natin, anong nararamdaman natin, that is what we are manifesting in our 3D reality. No? Kaya if you believe that you will be successful, successful comes to you. If you believe that you're going to be prosperous and abundant, you are going to definitely attract that towards you. If you believe that you are entitled to be healthy, you will be healthy, no? I-claim nyo yan. Kung ano yung iniisip ninyo, i-claim nyo yan, gawin ninyo ng paraan, and it will come towards you. So, Scorpio, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, sa mga rising and Venus signs, kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Pisces ay flowers. Ayan, at pinakita agad sa akin ng guides ko yung number 11. Ayan, number 11 is a very powerful number, that is a highly spiritual number. Then Pisces, so please look up for the meaning of master number 11 po, okay? And yung mensahe ninyo sa inyo dito, you know, success and emotional fulfillment are yours sa ngayon, Pisces. Kaya, most likely, meron kayo ditong mga wishes na maaaring mag-come to fruition, maaaring meron kayo ditong mga goals na maaabot nyo na, ma-accomplish nyo na, maaaring meron kayo ditong achievement, accomplishments talaga, no, na makukuha sa ngayon. Kaya naman, talagang you will be feeling fulfilled, no, you will be feeling joyful dito dahil sa success na matatamasan ninyo sa ngayon, ano. And also, be generous, yun din ang reminder sa inyo, be generous with anything, no, na meron kayo, resources, oras, energy, time, attention, whatever it is, no, that people needs from you, you know, be maging generous daw po kayo. So we have snake, and this is shedding old skin, this is transformation, this is also about intuition and healing, no? So, yun ang mga bagay-bagay na maaaring mangyari dito or mapunta sa inyo sa ngayon, you know? There is, ano dito, there is a intuitive messages, maaaring merong mga signs, symbols, synchronicities din siguro na pinapadala sa inyo ang Divine Universe, and that is to guide you on how you're going to navigate this success and yung mga pagbabago, no, na mangyayari sa buhay ninyo na dulot ng success na yan, no? So, you will be guided, you are protected, you are guarded by the spirit and the rest of your spirit team dito. Kaya ang napakahalaga nitong gagawin ninyong parte ninyo dito sa equation na to, Pisces, is for you to listen and follow what your intuition is telling you, because that is the message from the divine, no? So, yun. Maraming pagbabago dito ang maaaring mangyari sa buhay ninyo na dahil sa tagumpay na yan. Beautiful energy. This is so vibrant. This is very uplifting sun energy. Ayan. So, napakaganda. Ang daming transformation talaga ang maaaring mangyari sa buhay ninyo sa ngayon. That could be transformation on a personal level. Maaari din na yan, transformation na yan is sa buhay ninyo in general, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, no? So, there is going to be a beautiful transition, there's going to be positive changes na maaaring mangyari sa buhay ninyo. On a personal level din, maaaring magkakaroon din kayo ng mga pagbabago dito. Maybe this is the time that you're going to grow, that you're going to thrive, and evolve into the best version of yourself. Maaaring ito din yung pagkakataon na yan, no? Talaga merong shedding of old skin dito. Maaring yung old Pisces is going to evolve into a new Pisces na ngayon and a better Pisces. Diba? Maaring ganun ang ganap dito for some of you. We have Owl. Speaking of intuitive messages, speaking of intuition, you know, nandito si Owl, yun din ang sinasabi nito na you are being sent, no, by the spirit realm ng spiritual messages. Pinapadalhan ka talaga dito ng mga gabay, pinapadalhan ka talaga dito ng mga mensahe para makatulong sa'yo na mag-ano kayo, navigate kayo ng mga changes sa buhay ninyo at kung ano-ano pang circumstances na nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon. And
with that guidance, no, you will be on the right track. You will be navigating on the right direction. Okay? Kaya napakahalagang papakinggan ninyo ang inyong mga intuitive messages. We have a mountain. Ayan. So maybe yung mga gabay na yan is for you to help solve your problems. Kung meron kayong mga problema ang kinakaharap, kung meron kayong mga challenges na you are facing right now, you know, those messages na pinapadala sa inyo ng Divine Universe is for you to help get out of that challenging or difficult situation din sa buhay ninyo. Kaya, napakahalaga nito, napakahalaga talaga. Napapakinggan ninyo kung ano ang bulong sa inyo ng Divine Universe dito, Pisces. Kasi maaari din talaga na nagdarasal kayo for enlightenment, for guidance, for clarity. And ayan, sinasabi ng mga cards nito sa inyo na pinapadalhan kayo, binibigyan kayo ng kung anong hinihingi ninyong gabay. So it's all up to you now to claim that, to access that gabay, no? So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.